So, dumating na tayo ngayon sa Philippine Consulate. I-apply ko yung affidavit para kay Casey. Another additional affidavit para kay Casey. Medyo puno ngayon. Maraming tao ngayon. It's only 8:45. So, tingnan natin kung ganong katagal tayo ngayon sa consulate. Pero, ang layo na naparkingan ko. A few moments later. Hi guys, tapos na tayo. So, medyo hindi smooth sailing yung processing natin ngayon kasi nag-apply ako ng affidavit for Casey na parang sinasabi na I will be the one who's going to fetch her sa Dusseldorf Airport. And somehow ginamit ko yung word na authorize, and yung word na authorize parang ang sabi nila is dapat yon is special power of attorney. So, kailangan kong i-edit or ulitin yung buong application. And pin-repair ko na kasi siya sa bahay. Eh. So, computerized siya. And then, ngayon, sinulat ko yung buong details. And, ewan ko guys, ewan ko sa inyo. Pero, ako, like, hindi na ako sanay magsulat ng ganong kahabang letter. Kaya nga, ini-imagine ko yung mga bata ngayon, like, ewan ko, siguro ako lang yon na hindi na talaga ako sanay magsulat ng ganong kahaba. But at the end, naipasa natin siya. Then it will be released after a week. And then, yon nagpa-career service na lang ulit ako kasi nga medyo malayo to sa bahay natin. And then after that, next step for me is maipadala ko siya sa Pinas. I hope by next week, ma-finalize ko na lahat ng documents and then mapadala ko na siya sa Pinas. So less ano na siya, dagdag na siya, so less dagdagin na siya dun sa mga kailangan kong gawin kasi for sure next week magiging super super busy na tayo. Happy Wednesday! So actually, hindi ako nakapag-update sa inyo kasi ito yung last week ko sa work and everyday ako nasa work, so medyo mahirap mag-vlog. And andito na ako sa bahay, it's Ramadan timing, so maaga ako nakalabas. Nakapunta na rin ako sa doctor's appointment ko, so naligo lang ako kasi
alam nyo naman, ang ospital, kailangan natin maging safe. So, para lang ma-wash away yung mga kung ano man. And then, meron akong call bago pa tayo. So, I have to finish that call first bago pa ako medyo makapag-relax this week. In the past few days, talaga medyo nakakapagod kasi even though 6 hours lang kami since nga Ramadan timings, straight like the moment na pagkapasok ko till hanggang mag-log out ako, talagang hand over lahat, so walang pahinga. And then since nga Ramadan, hindi na ako nagdala ng lunch or hindi na ako even like nagkaroon ng coffee break man lang kasi I really wanted to finish it kasi nga short hours lang tayo. And yun, so last two days and then I'm happy to say na I'm free, like literally I'm free. Hi guys, happy Friday. It's been a while nung huli ako nakapag-vlog, and kasi this week is my last week sa work. So medyo busy lang talaga sa handover, and honestly, mas nakakapagod yung handover kasi talagang non-stop. Sunod-sunod yung meeting ko, and then non-stop yung handover. So today, till 5, even though it's Ramadan, till 5 meron akong meeting. So yeah, so I'm just finishing bits and pieces of handover, and sana ma-handover ko lahat para wala silang maging problem later on. So finally, tapos na tayo sa final call natin. Lalabas lang kami ng ibang ka-office mate ko tonight. Just one last ladies night kasama yung mga ka-office mate natin. So yun, final call guys. Tapos na tayo. We're finished. We're officially free and jobless. Yeah, but it's fine. It's going to be an amazing and exciting journey in the next couple of weeks, and I'm excited for that. Yun, final call, and finally free.